dito sa farm ko sa Gidapawan, meron akong mga tinanim na rubber 15, 16 years ago, na ang clonal materials ay galing sa Malaysia. At naipasok ko rito sa tulong ng aking kaibigan si Shuking Han. Ngayong araw po ay tinanong ko itong ating rubber tapper. Ang tapper ay yung worker na siyang humihiwa ng balat ng rubber para luwabas yung dagta. Tinanong ko sa kanya kung alin puno ang napansin niya pinakamalakas magbigay ng dagta, sapagkat importante yan. Ito ang pinapresent niya sa akin na pinakamalakas daw magbigay ng dagta. Itong puno na ito. And malaki, no? This is about 15 years old, 16. And sa isang araw, ay kaya niyang punuin yung, actually, improvised na receptacle ito. Ito yung plastic bottle ng Coke na pinutulan nila. And kaya niyang mag-produce ng dalawang ganyan. This is outstanding. Kamangha-mangha ito, sapagkat kung kaya niyang punuin yung dalawang yan, ito siguro ay mahigit kalahating kilo yan. Ang timbang yan. And if ang timbang yan ay mahigit kalahating kilo, maski sabihin mo pang 25 pesos lang ang kilo ng kaplams ngayon, dahil mababa ngayon, ay makaka-recover pa rin yung farmer. So, ito sana ang dapat bigyan pansin ng ating gobyerno, itong rubber industry. Sapagkat napakalaking industriya nito na hindi masyado nabigyan ng pansin. I tried doing something about this, no? So, when I was Secretary of Agriculture, I wanted to establish a tire processing factory. And we started it actually. Pero nung umalis ako, nung mag-resign ako, eh, nawala na rin. Since nobody really understands the importance of rubber industry to the people of Mindanao. Hopefully, under this administration, maisulong natin to ulit at mabigyan natin ng tulong yung ating mga rubber farmers, na maski mababa yung presyo, kung merong gumagamit ng produkto nila at consistent yung bilihan at pagiging bahagi sila ng industriya, ay kikita sila. Most of all, kapag gumamit sila ng ganito kagandang mga clonal materials na kayang magbigay ng mahigit kalahating kilo na dagta sa isang araw, every other day, and that's a lot of income actually from rubber. So what we will do, we will propagate this. Papuputulan ko po to, pruning, para lumabas yung mga batang sanga, and from there kukunin natin yung bud eye, and then i-insert natin sa mga rootstocks ng rubber para maparami natin tong puno na ito. It's called asexual propagation, getting the clonal material from an outstanding tree like this and propagate it by implanting the bud eye into the rootstock of rubber seedlings, so that we'll be able to plant a lot of this tree. Same character, same production, kaya ang tawag is clone or clonal material, sapagkat virtually iko-clone mo tong punong kahoy na to. And kung ano ang dagta nito na binibigay, yun din ang dagta na ibibigay ng kanyang mga anak na makukuha mo sa kanya.